Magandang araw mga bata! Welcome back sa asignaturang Sining para sa Unang Baitang. Tayo ay nasa ikalawang markahan na. At para sa una at ikalawang linggo ng ating pag-aaral, ating makikilala ang mga kulay bilang pangunahi, pangalawa at pangatlo sa natural at likhang taong mga kagamitang makikita sa kapaligiran. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Ating iguhit ang bahaghari sa loob ng kahon at kulayan ito ng tama. Pagkatapos, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang mga kulay ng bahaghari? Pangalawa, alin sa mga ito ang paborito mo at bakit? Pangatlo, ano sa tingin mo ang itsura ng bahaghari kung wala itong kulay? At panghuli, mahalaga ba ang mga kulay? Para sa akin, ang mga kulay ay tunay na mahalaga, pagkat ang mga kulay ang nagbibigay ganda sa ating kapaligiran. Alam niyo ba na ang mga kulay ay nahahati sa tatlo? Ang unang grupo ay ang mga pangunahing kulay. Ito ay asul, dilaw, at pula. Kapag pinagsama-sama naman natin ang mga pangunahing kulay, ating mabubuo ang mga pangalawang kulay. Halina at pagsamahin natin ang asul at pula para lila ang ating mabuo. Kapag naman pinaghalo natin ang pula at dilaw, kahel ang ating makikita. Ang pinagsamang dilaw at asul ay berde ang kalalabasan. Kapag atin namang pinagsama ang mga pangunahin at mga pangalawang kulay, ating mabubuo ang mga pangatlong kulay. Narito ang mga pangatlong kulay. Una, yellow-orange, mula sa pinagsamang yellow at orange. Sunod, red-orange, ito naman ay mula sa red at orange. Blue-violet, ito ay ang pinagsamang blue at violet. Pang-apat, yellow-green, ito ay mula sa pinaghalong yellow at green. Ang red-violet naman ay ating mabubuo kapag pinagsama natin ang red at violet. At panghuli, blue-green, mula sa pinaghalong blue at green. Sa pagkakataong ito, ating gamitin ang mga kulay sa ating pagtataya na nasa ika-anim na pahina ng ating arts module. Para sa unang gawain, gamitin natin ang mga pangunahing kulay upang makulayan ng tama ang watawat ng Pilipinas. Para naman sa ikalawang gawain, gamitin naman natin ang mga pangalawang kulay upang makulayan ng tama ang mga prutas na ito. Muli nating gamitin ang mga pangunahin, pangalawa at pangatlong kulay sa ating paglikha na nasa ikapitong pahina ng ating arts module. Halina at tayo'y gumawa ng color wheel at pintahan natin ito ng tama. Sundin lamang ang mga label
upang makita ang tamang paghahalo ng mga kulay. Ating tandaan mga bata na ang mga bagay sa ating kapaligiran ay may iba't ibang mga kulay. Lahat ng mga bagay, maging likha ng tao man o bahagi ng kalikasan, ay nagiging mas maganda at kaakit-akit kung ang mga ito ay may kulay. Ang mga kulay ay nahahati sa tatlo, pangunahin, pangalawa, at pangatlong kulay. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!